Hi guys! Ako po si Uncle Jim. Welcome sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na at click the notification bell para ma-update ka sa video na i-upload ko every week. So, thank you guys! Good. Ang ilos. So ayan mga boss, welcome sa aking YouTube channel at ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa or paano mag-install ng dual horn at the same time pwede ka rin gumamit ng stock horn. So ngayon meron tayong dalawang relay. So ito ay 5 pins, ito naman ay 4 pins. So ang gagamitin ng ating dual horn, yung pop-up or big horn is 4 pins. Pwede ka rin gumamit ng 5 pins. So ngayon, ang ginamit ko ay 4 pins. So ngayon, bago ang lahat mga boss, ito yung, itong diagram na to is for negative trigger po. So negative trigger. So ang ibig sabihin po ng negative trigger is yung ating switch is pag tinistira natin, yung sa motor kasi is dalawang wire yan sa ating stock horn dito. Sa stock horn natin dalawang wire yan. Yung isa positive, yung isa naman is negative. So itong ating negative trigger sa ating switch sa horn switch natin is pag pinindot natin to, ang lalabas niyan is ground. Ito steady yan, steady positive sa ating series light. Pag pinindot natin, ground. So yan yung negative trigger. Yung ating diagram is dalawa to, is positive trigger and negative trigger. So unahin muna natin yung ating negative trigger. So para malaman po natin kung negative trigger yung ating motor is tignan lang po natin yung dalawang wire ng ating stock horn. First, istirin po natin yung dalawang wire. Pag itong isa is steady, pag on mo ng ignition switch is nag iilaw yung isa steady, so negative trigger po yung ating motor, yung ating switch. So pag nag-install tayo ng ating big horn or dual horn na may same time is pwede kang gumamit ng stock horn at may passing din. So itong ating 30 is i-coconnect natin yan sa battery. Siyempre, ilagyan natin ng fuse. So, itong aking schematic diagram, hindi ko na lagyan fuse. So, ano lang to? So, lagyan po natin yan ng fuse. Yan. Connect natin sa positive. Yung ating 30. Yan. At ito naman yung ating hollow switch. Yan. Hollow switch. So, makikita natin, tanggalin natin yung ating ito. Ito yung ating hollow switch. So katulad nito, ito may kulay na. Itong kulay red is positive. Ito namang kulay yellow is common. Ito, common kulay yellow. Itong green is normally closed. Ito, normally open. At ground. Para malaman natin kung numerically closed or numerically open or positive negative yung ating switch, tanggalin po natin yung ating hollow switch. Yan, matatanggal yan. Katulad nito, so nakikita nyo, so ito yung kanyang normally closed, ito naman yung normally open, at ito naman yung common. Yan. So tanggalin nyo yan, may makikita kayo dyan na normally closed, normally open, at common. So sa mga ganito naman na hollow switch is dito tayo magbe-base sa color code nya. So madali lang itong malaman kung saan yung positive at negative, kung saan yung common at saan din yung normally open. So i-coconnect natin. So ganito lang po siya. So ito positive, try natin kung ilaw siya, ito na yung positive. Negative. Ito yung positive yan. So ayan, nag-iilaw. So kung gusto mo namang
pag pindot mo is mag-iilaw yan. Iko-connect lang natin tong ating katulad nito. Ito. So, sa switch natin, pag pinindot natin yan, iilaw yan. Pag pinindot natin, iilaw. So, ngayon, balik tayo. Ito, 30. Yan. At ito namang normally open at positive. Iko-connect natin yung dalawa. Yan. Iko-connect natin tong normally open at saka itong positive. Yan. Iko-connect natin dalawa. Tapos, dito natin i-connect sa 86 ng ating relay. Yan. Connect natin sa ating 86 na relay. At yung 85 naman natin, i-connect natin yan sa ating switch. Sa horn switch natin yan i-connect. Tapos, 85, connect sa horn switch. Then, simply tinanggalan natin yung wire ng ating stock horn. Sa motor natin, tanggalin natin yung ating stock horn. Yung wire niya. Yung positive nito is i-connect natin dito sa ating common. Yan. I-connect po natin sa ating common. Yung isa, yung positive. At tapos yung isa naman, so dito hindi na natin kinuha yung isa, yung ito na itong negative. Yung negative niya is steady lang. Steady lang siya, tapos yung kunin natin yung positive lang natin kunin. Pero yung negative natin, yung negative trigger natin ng ating horn, lagyan natin ng diode. Yan. Lagyan natin ng diode. So 85, connect natin dito sa ating horn. Yung 85, i-connect natin sa ating horn. Sa horn switch. Yan. Horn switch. So tandaan nyo, yung diode natin is ganito yan. Itong ating diode, 2 amperes. May guhit yan dito. May guhit po yan dyan, mga idol. Yan. Ganyan po yung pagka-connect nya. Ganyan po. Dapat. Hindi po pwede yung ganyan. Kasi pag negative po is ganyan po position. Yan. Pero pag positive naman, ganito ang position niya. Pag positive. Papuntang positive. Kung saan mo gusto. Kung ilaw ba o horn. Pero kung negative naman, yung daloy ng kanyang kurente is pabaliktad po siya. Yung kanyang sign, pabaliktad. Kung negative yung daloy ng kurente. Pero kung positive naman, is ganito rin. So, yung 87 po is yung 87 naman, doon natin kukonekta sa horn. Yan. Sa horn. Sa dalawang horn. Kukonekta natin yung 87. At ito naman is ground. Yan, ground. Yan, ground. Yan po. Kung gusto nyo maglagay ng bypass yung sa headlight or accessory light, mini driving light or blue water, kung halimbawa gusto nyong ilagay doon sa inyong mini driving light, yan. So sa mini driving light natin, ganito din ang pag-install nyan, may relay. Kung saan yung 87, yan, huwag kayong lalagay dyan. Dito kayo lalagay kung saan yung kanyang trigger ng inyong relay. Sa atin, ang trigger natin is 85 kasi ito horn. Pag ilaw naman ito, itong 85 ground yan. Ito yung ating trigger. Sa switch yan, trigger yan. Diyan kayo maglagay ng diode. Diyan nyo ilagay yung diode. Yan. Kunwari ito, dito nyo ilagay yan. Kasi pag nalagyan ng live yan, iilaw na siya. Iilaw yung inyong ilaw, yung mini driving light ninyo. So, yan lang po. Basta hanapin nyo lang. Kunwari, yung switch ninyo. Switch ng inyong mini driving or three-way switch. So, saan ang high doon, doon kayo maglagay ng inyong diode. Doon nyo ilagay yung diode ninyo. From horn. Yan. So, itong horn, ito ilagay nyo kung mini driving light yan or mini driving light or headlight. Kung sa headlight naman, direct na. Yan, direct na sa high o sa low, gusto nyo. Ito, high kung naka-connect. Pero kung sa blue water is itong ating diode, ilagay natin dun sa trigger ng ating relay or sa switch.
kung saan yung switch natin, kung saan yung, or halimbawa may driving light yan, may high and low yan, doon natin lagay sa high or sa low, saan nyo gusto yan, sa switch nyo lang ito ilagay para function pa rin yung kung saan yung nilagay, kung nilagyan ba ng relay yung inyong may driving light. So yan lang po yung ating negative trigger. Yan. So screenshot niyo lang po. So yan. At ngayon, ito naman yung ating positive trigger. So sa positive trigger po natin mga paps. Yan. So ganun din. Ignition switch. So ngayon baliktad dito sa ating hollow switch. So, sa hollow switch natin, yung common niya is naging negative na. Yan, yung common niya negative. Tapos yung positive naman connected yan sa ignition switch. Yan. Yung positive niya connected sa ignition switch. At siyempre yung ating switch is dito yan naka-connect sa 86. Switch ng horn connected sa 86. At yung 30 naman battery, lagyan ng fuse. Yan, connected sa battery, lagyan ng fuse. At ito naman ating normally open at ground. Tandaan nyo, normally open at negative. Normally open at negative ng ating switch. Ito, makikita nyo, yan, positive at negative. So, ating normally open at ang ating negative is i-coconnect natin dito sa 85. Bakit natin kuninik dito sa itong ground? Bakit natin kuninik dito? Kasi para pag pinindot natin ng ganyan, iilaw siya. Yan. So malalaman natin kung nag-on yung ating pop-up. Kung naka-pop-up tayo or naka-stock mode or pop-up mode. Kasi malalaman natin yan. Malalaman natin yan. Ganyan. Pag pinindot mong ganyan, mag-iilaw siya. Ganyan. At tapos naman, connect natin sa 85, yan. At yung ating normally close, yan. Yung normally close natin, stuck yan. Yan, stuck. Stuck horn. So, ganyan lang po, stuck horn. So, ito, huwag nyo nang tanggalin yung ano nyo, yung inyong sa horn ninyo, yung ang tanggalin nyo lang is yung inyong ground. So, ito yung positive trigger natin nyo. Yan, yan yung ating positive trigger. Pag pinindot natin yung ating switch, yun, maglalagyan ng kurente yan. Tapos, yun, mag, so, ano na, gagana yung ating stock pag nakaganyan. Pag pinindot nyo naman yung ganyan, so yung gagana is normally open. So, ito yung pop-up yung gagana. Katulad ng video, katulad nito, video. Yan. So, ganyan po. At meron din passing light. Ganon din. May passing light yan. So, ganon lang po pagka-install niya. Yan sa mga nag-ano.